Napaka-normal na makahanap ng mga lunal na lumilitaw sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan, mula ulo hanggang paa. Ngunit, ang mga lunal na ito ay sumasalamin ng iba't ibang kahulugan depende sa tingnan. Galugarin ang mga nakatagong mga lihim tungkol sa mga kahulugan ng lunal sa iyong katawan tungkol sa iyong kapalaran. Ang mga lunal ay maaaring may iba't ibang kahulugan sa katawan ng lalaki at babae. Maaari silang maging maswerte o malas depende sa kanilang anyo, kulay at lokasyon sa katawan tulad ng sa mukha, kamay at leeg. Lunal sa ulo. Katalinuhan, yan ang unang papasok sa ating utak kapag narinig natin ang katagang ulo. Dahil kasi rito, nagagawa nating makapag-isip at makapag-desisyon. Kaya naman, kung magkakaroon tayo ng lunal sa ating ulo, magtatanong tayo, anong magagawa noon sa ating pagkatao? Lunal sa kanang bahagi ng ulo. Siya ay kilala sa lipunan. Maari siya ay magiging politiko dahil nga nasa mataas na bahagi ang kanyang lunal. Nangangahulugan lamang na may kakayahan talaga siyang mamuno. Lunal sa kaliwang bahagi ng ulo, siya ay magiging makadiyos. Siya ang tipo ng tao na pipiliing gawin kung ano ang tama. Lunal sa likod ng ulo, sila ay emosyonal. Konting drama lamang, siya ay napapaiyak. Kaya naman suwak sa kanya ang maging artista dahil maaari siyang magpakita ng iba't ibang klase ng emosyon. Yun nga lang, kapag nasaktan siya ay nahihirapan siyang makapag-isip ng tama. May pagkakataon kasi na sobrang emosyonal niya. Gugustuhin na rin niyang wakasan ang kaniyang paghihirap. Lunal sa noo. Kapag ito'y nasa kanang bahagi ng noo, ang taong ito ay yayaman at makikilala. Maaari rin siyang makatanggap ng mga awards. Kung nasa kaliwang bahagi ng noo, siya ay hindi marunong rumispeto sa kanyang kapwa. Kaya naman, hindi rin niya dapat asahan na igagalang siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Lunal sa mukha. Kapag mayroon tayong lunal sa mukha, kahit na gaano pa kaganda ang bihis natin, ito ang unang mapapansin. Kung minsan ay nakakairita, lalo na kapag ang lunal mo ay may kalakihan o yung tinatawag na buhay na lunal. Gayunpaman, para naman sa iba, ang pagkakaroon ng lunal sa mukha ay nakakapagbigay din sa iyo ng attraction. Kaya, saang parte ba ng mukha mo naroroon ang iyong lunal? Lunal sa sentido. Makakapag-asawa ka ng maaga at may pera na darating sa'yo. Kaya kahit na raw makapag-asawa ka kaagad, hindi kayo maghihiwalay dahil mayroon din kayong pera. Sabi nga, kapag happy ang wife, happy din ang life ni mister. Mangyayari lang yun kung wala silang anumang problema. Lunal sa kilay. Kapag nasa gitnang bahagi ng kilay ang lunal, ito ay nagsasaad ng pangalan, katanyagan at kayamanan. Dagdag pa rito, kahit anong kunin yung kurso o anuman ang pangarap niya, siya ay magtatagumpay. Kapag ang lunal naman ay nasa kanang bahagi ng kilay, nangangahulugan na makakapag-asawa ka ng maaga, pero makakatagpo ng mabuting kabiyak. Samantala, kung nasa kaliwang bahagi naman ang lunal sa kilay, siya ay makakaranas ng paghihirap. Lunal sa talukap ng mata. Kung ikaw ay may lunal sa kanang talukap, ibig sabihin, magkakaroon ka ng magandang trabaho at kikita ka ng malaki, basta ipagpatuloy mo lamang ang pananalig sa may kapal. Kung ikaw naman ay mayroong lunal sa kaliwang talukap, seloso o selosa ka. Gayunpaman, okay pa rin ang iyong pamumuhay. Lunal sa mata. Kung ikaw ay mayroong lunal sa kanang mata, madali kang magkakaroon ng pera. Bukod doon,
ay maswerte ka pa at kayang-kaya mong yumaman kahit hindi ka magtrabaho ng husto. Kung ikaw naman ay may nunalas sa kaliwang mata, mapagmataas at lagi kang may hinanakit. Kung ang nunal mo naman daw sa loob ng mata ay malapit sa tenga, ikaw ay mapagbigay, kaya lang papanaw agad. Samantalang kung ang nunal mo naman ay malapit sa ilong, mamamatayan ka ng kapamilya. Maaring ito ay ang anak mo. Nunal sa tenga. Maswerte ka kung ikaw ay mayroong nunal sa tenga. Dahil ang ibig sabihin niyan, magkakaroon ka ng maraming pera. Kaya lahat ng ibigin mo ay iyong mabibili. Kaya nga lang, marami ka rin paggagastahan kapag mayroon kang nunal sa tenga. Kung ang nunal mo ay nasa tuktok ng iyong tenga, sinasabing napakatalino mo. Kung ikaw naman ay may nunal sa loob ng tenga at ito ay nasa kanan, ibig sabihin, stick to one at magagawa mong itaguyod ang iyong pamilya. Kung ikaw naman ay mayroong nunal sa kaliwang tenga, makakatagpo ka ng mabait na asawa. Nunal sa ilong. Ang taong may nunal sa tungkil ng ilong ay mataas ang respeto sa kanyang sarili. Kung ikaw naman ay may nunal sa kanang bahagi ng iyong ilong, ikaw din ay magkakaroon ng maraming pera kahit hindi ka naman gaanong nagtatrabaho. Masama naman ang ibig sabihin kapag nasa kaliwang bahagi ng ilong mo ang nunal. Kung ang nunal naman ay nasa nose bridge, ibig sabihin ay marami siyang pagdaraanan habang kinukuha ang kanyang gusto. Bukod doon, madali rin siyang mawala ng pera. Nunal sa gutli. Ito ay yung parang tulay na nasa pagitan ng ilong at ng labi. Ang sabi nga ng matatanda, kung wala ka nito, ikaw ay isang engkanto. Ngunit, ano ba ang ibig sabihin kung may nunal ka rito? Kung makikita ang nunal sa gitna ng iyong ilong at labi, malaki ang tendensiya na magkakaroon ka ng kambal na anak. Kung makikita naman ang iyong nunal sa kanan o kaliwang bahagi, ikaw ay madaldal. Nunal sa baba. Observant at may malaking possibility na mapunta sa iba't ibang lugar ang mga taong may nunal sa baba dahil hindi sila napipirmi ng matagal sa isang lugar. Kung ikaw ay mayroong nunal sa baba, marunong kang rumispeto sa paniniwala ng iba. Kung ang nunal mo naman ay nasa kanang bahagi ng iyong baba, ikaw ay laging pumapagitna sa away. Kung ang nunal mo naman ay nasa kaliwang bahagi ng iyong baba, masyado kang prangka at agad kang nakakahagilap ng away. Nunal sa labi. Ang tao naman na mayroong nunal sa itaas ng labi ay mabait talaga, kaya nga marami ang gusto siyang kasama. Kaya nga lang magasto siya. Kapag naman ang nunal ay nasa ibabang bahagi ng kanyang labi, siya ay mahilig sa pagkain at sining. Kung ang nunal naman niya ay nasa mismong itaas na bahagi ng loob ng kanyang labi, siya ay mahilig sa mga kababalaghan. Kung ang ibabang bahagi ng mismong loob ng kanyang labi, siya naman ay lasenggo. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili sa sobrang pag-inom ng alak. Nunal sa pisngi. Ayon sa Chinese, maswerte daw sa negosyo ang mga taong may nunal sa pisngi. Kapag ang tao ay mayroong nunal sa kanang bahagi ng kanyang pisngi, siya ay mapagmahal at marespeto sa kanyang mga magulang. Kung ikaw naman ay mayroong nunal sa iyong kaliwang pisngi, ikaw ay arugante at magaspang ang pag-uugali. Nunal sa dila. Kung ang isang tao ay mayroong nunal sa gitnang bahagi ng kanyang dila, siya ay may problema sa pagsasalita at kanyang kalusugan. Ngunit marami man siyang pinagdaraanan habang siya ay nag-aaral, magagawa rin naman niyang maging matagumpay pagkaraan. Kung ikaw naman ay mayroong nunal sa dulo ng dila mo, ikaw naman ay matalino. Kaya madali kang napapaniwala ang mga tao sa iyong pagsasalita. Nunal sa leeg. Kung ikaw ay mayroong nunal sa likod ng leeg mo, mayroon ka namang normal na buhay. Kaya nga lang madali kang magali. Kung ang nunal mo naman ay nasa harap na leeg mo, ikaw ay mahilig sa sining. Kaya naman magkakaroon ka ng magandang buhay. Kung nasa gilid naman ng leeg mo ang iyong nunal,
ikaw ang tipo ng tao na hindi marunong tumanggap ng katwiran. Lunal sa balikat. Kung ikaw ay mayroong lunal sa kaliwang balikat, ikaw ay mahilig makipag-away. Naniniwala ka rin na ikaw palagi ang tama at hindi ka marunong sumunod. Kung ang lunal mo naman ay nasa kanang balikat mo, ikaw ay talagang mapagkakatiwalaan. Kaya naman, nagagawa mong makapagtago ng sikreto. Lunal sa dibdib. Kung ikaw ay may lunal sa kanang bahagi ng dibdib, ikaw ay namomroblema sa pera at hindi ka magtatagumpay. Gayunpaman, marami pa rin ang rumerespeto sa iyo. Kung sa kaliwang bahagi naman ng iyong dibdib, ikaw ay sakim. Kung ang lunal mo naman ay nasa pagitan ng kanan at kaliwa mong dibdib, ikaw ay malapit sa Diyos. Kaya nga lang, lubog ka sa utang. Lunal sa braso. Ang mga taong mayroong lunal sa kilikili ay matatalino, maganda o pogi at masisipag. Kaya naman lagi siyang nagagantimpalaan. Ang tao namang mayroong lunal sa kanyang braso ay mabait dahil kahit nakasuong siya sa mga problema, ay cool pa rin siya. Kung ikaw naman ay mayroong lunal sa siko, ikaw ay mayroong mataas na ambisyon. Gusto mo kasing makapaglakbay palagi. Para siyempre magawa mo iyon, kailangan mo ng salapi. Kung ikaw naman ay mayroong lunal sa pulsuhan, ikaw ay malikhain. Kung ikaw naman ay mayroong lunal sa palad, ikaw ay masigla parati at masipag. Hindi ka naman daw karapat-dapat pagkatiwalaan kung ikaw ay may lunal sa daliri. Lunal sa tadyang. Kung ikaw ay may lunal sa kanang tadyang, ikaw ay maraming kinatatakutan. Dahilan, kaya madalas kang magsinungaling. Kung ikaw naman ay may lunal sa kaliwang tadyang, ikaw ay mayroong pangkaraniwang buhay. Lunal sa likod. Kung ikaw ay may lunal sa itaas na bahagi ng iyong likod, ikaw ay responsable at kaya mong panindigan ang mga desisyon mo sa buhay. Kung ang lunal mo naman ay malapit sa iyong backbone, ikaw ay magiging tanyag sa anumang gusto mong puntahan. Kung sa ibabang bahagi naman ng likod mo, ikaw ay creative, matalino at mapapagkatiwalaan. Lunal sa suso. Kung ang tao ay mayroong lunal sa kanang suso, siya ay may bisyo. Kung mayroon naman siyang lunal sa kaliwang suso, siya naman ay mayroong magandang trabaho. Kung siya naman ay may lunal sa kanyang ngipon, siya naman ay magiging sikat. Lunal sa pusod. Ang babaeng mayroong lunal sa kanyang pusod ay magkakaroon ng maraming anak. Ang dahilan, sila kasi ay nakapirmi lang sa bahay. Ang lalaki namang may lunal sa pusod ay yayaman at magkakaroon ng anak na sikat. Lunal sa tiyan. Kapag siya ay mayroong lunal sa kanang bahagi ng kanyang tiyan, ang kanyang kahinaan ay ang pag-ibig. Selosa naman ang mga taong mayroong lunal sa kaliwang bahagi ng tiyan. Ang gusto rin nila ay kumita ng pera sa madaling paraan. Lunal sa balakang. Kapag naman ang tao na may lunal sa kanyang balakang, siya naman ay may magandang buhay. Hindi lang sa kanyang trabaho, pati na rin sa kanyang personal na buhay. Lunal sa hita. Ang mga taong may lunal sa kanang hita ay mayroong malaking oportunidad na makapunta sa ibang bansa. Mapapala din sila sa kanilang love life. Ang mga taong mayroon namang lunal sa kaliwang hita ay artistic at mapagmahal sa kalikasan. Yun nga lang, tamad at hindi nakikihalubilo sa mga tao. Mas gusto kasi nila yung nakakulong sa bahay. Lunal sa tuhod. Ang mga tao na mayroong lunal sa kaliwang tuhod ay nagtitake risk at responsibilidad. Tapat din siya. Ang mga tao namang may lunal sa kanang tuhod ay palakaibigan. Ilan rin ay masayang kasama. Lunal sa binti. Ang taong may lunal sa bukong-bukong ay naniniwala naman kay God, kaso maaari siyang magkaroon ng kaso. Ang tao namang mayroong lunal sa paa ay magkakaroon ng mabuting asawa at masayang pamilya, ngunit magkakaproblema sa salapi. Ang mga tao namang may lunal sa talampakan
ay lakwatsyero at lakwatsyera. Hindi kasi siya mapakali sa iisang lugar, kaya parang hindi siya nauubusan ng enerhiya. At ang mga tao naman na mayroong nunal sa daliri sa paa ay magkakaasawa ng mayaman pero hindi pa rin masaya sa kaniyang buhay. O saang bahagi ng mukha't katawan mo ang mayroong kang nunal kapakbit? I-comment mo na yan sa ibaba kung ito ay tugma sa iyo. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood!